ikaw ay alam mo na ikaw ay ligtas, ay pahalagahan mo yung relasyon na meron ka sa ating Panginoon. Ang sabi doon, ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon. Ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos ng libre. No, hindi mo kailangang pagbayaran. Ang nagbibigay ng regalo ay yung nagbayad. Ang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ang nagbayad nito ay ang ating Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ay hindi mabibili ng pera, hindi mabibili ng kayamanan, hindi mabibili ng mga material na bagay kasi ang Lord na mismo yung nagbayad nito. At ito ay libreng ibinibigay ng Lord. Hindi natin kailangan pagtrabahuhan kasi yun ay gift ng ating Panginoon. So salvation is a gift. Ito ay ibinibigay ng Lord ng libre the moment na tinanggap mo ang ating Panginoon. Kaya kung tinanggap mo na si Lord sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Ito ay automatic. Once na tinanggap mo si Lord sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, meron ka ng kaligtasan. Kung ikaw ay kuhain ng Panginoon, ay ma-assured ka sa sarili mo na sa langit ka pupunta. Diba? Kasi ang una, ang kaligtasan ay libreng ibinibigay ng Panginoon. Pangalawa, ito ay automatic. Hindi ito proseso na kailangan mo munang gawin ito, kailangan mong gawin muna ito para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Once na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Ito ay pag-aari na ng mga taong nanampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga sabi sa John 3:16, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At since tinanggap mo si Jesus, isinuko mo yung iyong buhay sa Kanya, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Kung si Jesus Christ ay tinanggap mo sa iyong puso, inililipat ka ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Sabi doon sa John 5 verse 11 to 13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Paano ba sa atin mga mananahan si Jesus? Nagpray tayo na Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Kung ikaw ay naging sincere na siya ay pinapasok mo sa iyong puso, ang Panginoon ay mananahan sa iyo. Kaya sabi ng Lord, ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Yung krus yung instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat doon niya pinagbayaran ang ating mga kasalanan. Kung meron mang dapat mapakos sa krus, walang iba kundi tayo sapagkat tayo ang nagkasala. Wala tayong makikitang account sa Biblia na ang Panginoong Jesus ay nagkasala. Ipinadala niya si Jesus yung namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y napako sa krus upang pagbayaran ang ating kasalanan. Pero ang krus din ay instrumento ng justice ng ating Panginoon. Kung si Lord ay hindi mo tatanggapin, si Jesus ay hindi mo tatanggapin sa iyong puso, ang sabi sa John, ang mga taong hindi nanampalataya sa kanya, hinatulan na. Kaya kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. So balit kung hindi mo tinanggap si Lord, ikaw ay hinatulan na ng ating Panginoon.